Magandang araw, CCF family! Ako si Pastor Eddie Robles from CCF Malolos at kasama natin ngayon si Pastor Bong for Sunday Fast Track. Para sa unang katanungan, para sa mga taong maraming gustong ma-develop na habits sa iba't ibang aspeto ng buhay at hindi alam kung saan magsisimula, paano ba sila dapat mag-prioritize? Pinagpalang araw po, Pastor Eddie. Alam niyo po, napaganda ho ng tanong na yan. Sa totoo lang, minsan ang dami nating naiisip na dapat baguhin sa atin. Pero simulan lang ho natin yung alam nating importante sa ating panawagan at importante para sa ikararangal ng ating Panginoong Diyos. Pwedeng ito'y panalangin, pwede ito yung pagbabasa ng Bible, pwedeng ito ay pakikipag-fellowship or joining a D group. Pwedeng magsimula ka sa mga bagay na katulad noon, na kung saan ikaw ay lalago. Kung hindi ka pa bagay ng D group, baka ito'y makatulong sa iyo, pwede mong simulan doon yung maging habit mong umaten at makinig at matuto. At saka, ay apply, di ba? Kung hindi naman, manalangin o kaya magbasa ng Bible. So yun ang mga bagay na nais ng Diyos na ating sanayin. Okay? Doon muna tayo magsimula. Salamat, Pastor Bong. Para sa susunod na katanungan, paano masisigurado ng isang tao na tamang habits ang ginagawa niya kung wala siyang nakikitang resulta or compounding ang epekto nito? Yung pong maling habit, madalas, immediate ang ano po niyan, ang reward. Pero yung pong maganda at mabuting habit at tama, matagal ho minsan ang totoong epekto niyan. Minsan pa nga ay meron pang parang ano yan, adverse effect pa sa'yo minsan. Pero para natin mahikayat yung ating sarili, para makita natin yung kagandahan nito, pwede tayong gumawa ng mga immediate na satisfying effect sa atin. Halimbawa, pagbabasa ng Bible, hindi agad natin makikita yung pag natapos natin yung Bible, hindi natin agad makikita yung epekto ng pagbabago sa atin. Pero yung ating kaalaman, tumutulong sa atin para tumibay ang ating pagkilala sa Diyos at pagbabago sa ating buhay. Makikita mo, dahan-dahan pa lang yun. Pero para naman magkaroon tayo ng immediate na parang sense of satisfaction, kunyari, meron kang Bible app na to read the whole Bible in 1 year, mag-checklist ka. Uy, tapos ko na to. Tapos ko na to. Nagkakaroon ka ng satisfying effect sa bawat na na-accomplish mo. Di ba? So from there, meron kang immediate reward na nakikita. Pero yung pinaka-effect nito of becoming intimate with the Lord, of knowing the Lord more, understanding His grace more, it may take a while kasi hindi agad-agad. Pero tulad ng isang Chinese bamboo na parang walang nangyayari for 5 years. Pero after 5 years, biglang napaka-significant ng change or improvement. At para sa huling katanungan, para sa mga taong malalim na sa kanilang bad habits at tila hirap ng umahon para baguhin ito, ano ang dapat nilang gawin para makapagsimulang muli? Alam nyo, itong bad habits na to ay sobrang lalim na to the point na naging addiction na. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, we need to be aware. I-assess natin, gaano ba katinding sama na at sukdulan na ba talaga do sa assessment natin. Kung sa assessment natin ay naging parang addiction na siya. For example, addiction to a certain substance. Diba? Yung habit, nahulog na sa addiction, then obviously, meron ng ibang mas ma-advanced na paraan para ito ay matulungan ka, para ito ay mapaglagpasan mo. Maaring you have to undergo rehabilitation, you may need to undergo psychiatric counseling or treatment, pero you keep on praying and the Lord will give you wisdom on what to do. Hindi rin po masama na humingi tayo ng payo. For in the multitudes of counselor, there is safety. Humingi tayo ng payo sa mga nauna sa atin at marahil na pagtagumpayan na yung ating bad habits na kasalukuyang pinagdadaanan. Kaya yun na sinasabi natin, engage other people. Engage the whole body of Christ. Yun kaya napaka-importante ho yun. Gamitin natin yung aware
at kung mas malalim, aware na mas advanced na application. Aware, naalala natin, we have to assess, we need to want it, we need to adjust or add new habit if necessary, then we have to remove the trigger at alamin natin yun. Saan ba yan? Lugar ba yan? Tao ba yan? Diba? Ano ba yan? Damdamin, mood ba yan? Moment ba yan? Or time yan? Tingnan natin yun. At syempre, i-engage natin ang iba pang mga tao. Diba? So, hopefully, yan po ay makatulong para ma-break natin yung bad habits regardless of its intensity. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And that's it for Sunday Fast Track. Paalam and God bless.